umagang ito. Pinagkakatiwala namin ang iyong gawain, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, masumpungan namin ang katotohanan na nais mong ituro sa amin at wag lang namin ito itago sa aming puso't isipan, bagkus isagawa namin na may katapatan. Salamat po ng marami, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa kabutiang loob niya. At sa araw na ito, ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay nasa pag-aaral patungkol sa soul winning, no? Yung paglalapit ng kaluluwa kay Kristo. Yung paghayo at pag-abot sa mga kaluluwa at paggabay sa kanila patungo sa Panginoon. Kahapon, pinag-usapan natin ang isa sa pioneer ng soul winning sa New Testament. Ito'y walang iba, si John the Baptist. As we continue reading the Word of God from the book of John chapter 1, sa mga talatang sumusunod, makita natin, balikan natin, hallelujah. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na, kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao, siya ang magbabautismo sa pamagitan ng Espiritu Santo. At sabi nga ni Juan, nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Marami tayong natututunan mula sa salita ng Diyos. Marami tayong naririnig at maraming bagay ang sinasabi ng kanyang banal na kasulatan. Pero iisa lamang ang mensahe na dapat malaman ng lahat ng tao at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, ang daan sa kaligtasan, ang mabuting balita na nagliligtas sa lahat ng mananalig sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Nakakalungkot isipin na maliwanag naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, pero maraming gawain o mga kulto na taliwas ang mensahe na kanilang tinuturo. Kaya nga ho, mga kapatid, ang gawain ng JOP Ministry is dedicated na ang salita ng Diyos ang main reference ng katotohanan about Christ, about the gospel of the kingdom of God. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, mas minarapat naming mabasa niyo ang salita kaysa makita niyo kami sa screen, no? At ayaw naming makihati sa karangalan na dapat si Kristo lamang, kay Kristo lang, sa ating Panginoong Jesucristo lamang ang kaligtasan. Ang tanging pangalang binigay sa silong ng langit upang maligtas ang tao. Hallelujah! Purihin ng Panginoon sa katotohanan ito. Now, nakita natin dito yung patotoo ni Juan. At makikita nyo yung chain of events. Dugtong-dugtong na ito. No? Mula sa mga taong nakarinig ng mensahe ni Juan de John the Baptist, hanggang sa pagsunod ng mga taong ito sa ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag na sinabi ni John the Baptist na hindi siya ang Mesiyas. Kaya sabi dito sa verse 35, nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Verse 36, nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanya sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Verse 37, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Nakita niyo po mga kapatid,
Nakita niyo ang sequence of event na kung saan mula kay John the Baptist kasama ng kanyang mga alagad nang ihayag na ni John the Baptist ang Panginoon Jesucristo bilang kordero ng Diyos. Then, his follower, dalawa sa kanyang tagasunod, ang sumunod na sa Panginoong Jesucristo. Verse 38, lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap nyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira? Rabbi, Rabbi, ang kahulugan ng salitang ito'y guro. At isa sa dalawang ito ay walang iba kundi si Andrew o si Andres. Siya yung kapatid ni Pedro. Okay? So tingnan niyo mabuti mga kapatid kung paano ba, no? Ang pinag-uusapan natin dito ay ang soul winning, winning other people to the Lord, no? Reaching out for other souls for God. No, yung pag-abot mo sa kaluluwa, narito maliwanag, maliwanag at maliwanag kung paano natin ilalapit ang tao sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, huwag niyong kakalimutan, tinawag tayo, sinugo tayo. Lagay niyo dyan, sinugo tayo para ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Okay? So, mga kapatid, hallelujah, tandaan niyo, obedience must be done 100% and then 99%. Pagmamalaki natin na tayo nananalangin, nagpupuri, dumadalo sa gawain, sa Bible study, sa prayer meeting at sa services. Kung nagagawa mo ang lahat pero hindi ang pagbabahagi ng mabuting balita, then, sabi nga natin, kapatid, medyo nakakalimutan mo ang prioridad ng mga Kristiyano. Our purpose is to bring the gospel to the very ends of the world. Dali nito sa mga kaluluwa, sa mga tao, sa kaibigan. At dito makita natin ang mabuting halimbawa ni Andrew. Okay? Si Andrew o Andres ay hindi naman talagang masyadong maraming talata ang mababasa nyo. But significantly, mga kapatid, makikita nyo yung magandang ministeryo na sinimulan ng Diyos. He may be not a preacher, but he is instrumental, a vessel to the Lord Jesus Christ to bring one of God's faithful worker, no? Instrumento siya sa pagdadala kay Pedro na isa sa mga lingkod ng Diyos na tunay nga naging haligi ng unang simbahan, naging leaders, pinuno, no? Naging gabay, elders, apostles ng unang iglesia ng Panginoon. Ang sabi sa verse 39, halika kayo at tingnan nyo ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinirtirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-ikaapat na ng hapon. Sa verse 40, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Hallelujah! So, si Andres or Andrew, okay? Sabi sa John chapter 6, verse 8, ito yung mga talata na makikita natin patungkol kay Andres, no? Ano ba yung mga information na makikita natin sa Bible, sa buhay ni Andres? Sabi ng chapter 6, verse 8, si Andres po ang ginamit ng Diyos para provide, no, para makahanap ng pagkain na ibabahagi ng Panginoon Jesucristo doon sa ilang, sa napakaraming tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Okay, so nakita natin how Andrew became, no, yung tinatawag nating solution finder ng Panginoon, no? Hindi siya ang answer, but in his way, in his effort to find way to help, ginamit ni Lord yun, minultiply, no? Tayo po ay huwag natin isipin na higit tayo sa Diyos. Kung tayo ay nagamit ng Panginoon sa sangkaluluwa,
o tayo nagamit ng Panginoon sa kanyang gawain, huwag natin isipin na malaking bagay ito para ng higit sa lahat. Hallelujah. Hindi man niya binigay, hindi maaring siya ang nakahanap sa dami ng mga tao, sinaga ni Andrew na sundin ang kalooban ng Diyos sa maghanap na makakain, and he found it from a child, no? At nakita doon yung tinatawag na limang tinapay na sibada at dalawang isda. Sabi nga natin, kinakailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, at sa pagsunod natin, mga kapatid, we will see the miracle of God. Sabi nga, nakita natin how God fed those 5,000 men alone, 5,000 pa lang, wala pang babae, wala pang mga bata. So mga kapatid, hallelujah, so yung miracle na yun, ang naggawa ay ang Panginoon. But the effort of Andrew, yun naman ang binless ni Lord upang maging instrument sa malaking himala na gagawin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, just do our part and let God do the miracle in our effort. Hallelujah. So sabi nga natin, never forget, soul winning is always regarded as our priority. No, tingnan natin, no? Another thing, in John 12:20, instrumental o si Andres ay instrumento rin para maglapit ng mga hintil sa Panginoon Jesucristo. Verse 20 ng chapter 12, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Purihin ang Panginoon. Though the information is very few, but these are clear of what kind of servant, follower, Andrew is. So, makita natin, no, kung anong klaseng lingkod ng Diyos si Andres. Now, as we continue this, Andres or Andrew is instrumental to find one of the servant who will lead the church of Jesus Christ. Ang sabi ng John chapter 1 verse 41, ulitin ko po mga kapatid, tayo po ay nakatutok sa soul winning principle. Today we will learn the soul winning example of Andrew. Okay? At ang bunga nito. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito. Look at the words. Una, number two, hinanap, and number three, kapatid. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanya sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. Brothers, ulitin ko, mga kapatid, brothers and sisters, hallelujah, sa katotohanan na mga bagay na ito, ulitin natin, una, hinanap at kapatid. So, our task, ang ating tungkulin, mga kapatid, number one, our priority is to soul win. Find soul. Number two, hanapin sila, puntahan sila kung saan sila naroroon. Hindi po kayo mag-aantay sa bahay nyo at hintayin nyo dumating sila. No. Sabi nga, you cannot fish. No? Di ka makakuha ng isda sa bahay nyo. Sa rep, siguro, kung meron. Pero kung mangingisda kayo, doon kayo sa dagat. You need to go where the fishes are. Doon kayo sa kung nasaan yung kaluluwa na dapat nyo ilapit sa Panginoon. Kaya nga, lagi natin sinasabi, kapatid, reach out. Go. Yun, utos si Lord, go. Lumabas kayo dyan sa mga lugar ninyo. And take time. Go. Reach out. Connect, no? Shine. Ang pinakamalaga dito, mga kapatid, ang problema kasi, if we fail to shine, no, ang buhay natin dapat is a reflection of Jesus Christ. Let our lives be the image of God's character.
yung submission, yung kanyang grace and mercy. Okay? So, ulitin ko, number one, it is our priority to win soul. Number two, we must find them. At sabi nga natin, katulad dito, even, no? Ang ibig ba sabihin nito, unahin natin ang ating pamilya, unahin natin ang kapatid, why not? No? Na hindi mo alam, sabi nga natin, minsan we take for granted our family. We take for granted our children, yung pamilya natin na parang feeling natin hindi sila makatutulong, but no, they also need salvation. They need also the help and the grace of our God. Kaya kapatid, kaya nga sabi nga natin, napakabilis ng transition, no, ng sequence of events kay Andrew nang sumunod na siya kay Jesus Christ, kapatid. Then marinig niya ang Panginoon, ano na nangyari? Pumunta kagad, hinanap niya, mga kapatid, literally hinanap niya, inuna niyang hanapin ang kanyang kapatid at binahagi niya ang mabuting balita. Hallelujah. Ulitin natin, sabi dito, na, at sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. Hallelujah. A very short message. Pansinin nyo. Ano ba ang dapat natin balita sa tao? That God changes us? That God transforms us? That God remove our vices, yung mga samang bisyo, nagbago tayo sa puso at isipan, kapatid? Still, the message that will change people, the message that will save people, is not our life testimony alone, but the gospel, the good news of Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, very plain, nakita niya naman, nang makita niya ang kanyang kapatid, sinabi niya kay Pedro, natagpuan namin ang Mesiyas. Ibig sabihin, this is the gospel truth. Not only people need the Lord, but I know in every lives, sa bawat buhay, merong hinahanap ang tao. Ang nakalulungkot, hindi niya alam kung ano yon. Walang tao na lubusang masaya dahil sa kanyang kayamanan. Walang tao na lubusang naging masaya sa kanyang kasikatan. Bagkus, pag nagkaroon man sila ng mga bagay na ito, naghahanap pa rin sila. Kaya nga mga mayaman, di tumitigil sa pagpapayaman. At maraming tao, walang tigil sa paghahanap kung ano yung magbibigay sa kanya ng kaligayahan. But there is only one answer to that, and that is Jesus Christ. So this testimony of Andrew, number one, it is spoken. Ibig sabihin, verbal. No? Nag-share siya. Binahagi niya ang katotohanan kay Pedro. Number two, simple lamang yung sinabi niya, which is true. No? Let's talk about Jesus. Share about Jesus. No, yun ang dapat maitaas si Kristo, hindi tayo. Minsan, nakakalungkot isipin, for 10 minutes ng patotoo ng isang kapatiran, minsan, yung mahabang oras, mahabang bahagi nito ay nakatutok sa buhay, sa dating buhay. Kapatid, it is okay to talk about your old life, but it is more important to speak to people about Jesus Christ. So when you testify, number one, when you share something, share the gospel, okay? Number one, sabi nga natin, you need to go out, you need to speak to the people, you need to shine, no? And you need to connect, hello. So connected kagad siya, okay? So, spoken, simple, and sure. Ibig sabihin, parang, hindi yung merong pasubali, yung parang hindi sigurado. When you speak about the gospel, believe that it is the only way, it is the only truth that will set people free. Hello? Ha? Baka mamaya sabihin nyo, mukhang nakilala ko na ang Panginoon. Mukhang ito na ang daan sa kaligtasan. May pasubali pa eh. Kapatid, totoo na to. Wala nang ibang darating. Walang katulad ang ating Panginoon. Amen. Ilagay nyo dyan sa inyong comment section. Wala nang ibang daan sa kaligtasan kundi ang Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang daan. Wala nang ibang dapat hanapin ng tao
maliban sa Panginoong Jesucristo. So brothers and sisters, bilang mga soul winners, God give importance to even a single soul. No? Kung nagpalaga si Andres sa kanyang kapatid, pinahalagaan niya ang buhay ni Pedro sa pamagitan ng pagbabahagi sa kanya. O for the first time, ay ang unang binahagi na niya ng mabuting balita ay ang kanyang kapatid. Kapatid, hallelujah, that is how also God put importance to our lives. Pati sa buhay ng iba, ang bawat isang kaluluwa ay mahalaga sa Diyos. Hindi natin pinag-uusapan ng dami, no? Mga kapatid, it is not our priority to increase in number. Our priority is to find our lost brothers and sisters. Naparito ang Panginoon para pagalingin ang sakit ng tao, ang pinakamatinding virus na pumapatay sa napakaraming tao, sumisira sa mga pamilya, at ito'y walang iba kundi ang kasalanan. Hallelujah. Sabi nga ng Luke 15:4-6, sabi dito, kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na, ay masaya niyang papasanin ito. Hallelujah. So that is how important is one soul to the Lord. Tandaan niyo po yung mga bagay na yan. And then, sabi nga dito, tuloy natin, sabi ng verse 42 ng chapter 1, at siya'y isinama, look at this, at siya'y sinama ni Jesus, ni Andres ka Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan, ang ipangangalan sa iyo'y Cephas, ang katumbas sa pangalang ito ay Pedro. Look at this. Hinanap niya ang kanyang kapatid at pagkatapos ang hinanap, binahagi niya ang patotoo ng mabuting balita. At pagkatapos, anong ginawa ni Andrew? Isinama niya si Peter sa ating Panginoong Jesucristo. So, that is very, very important. It is not enough. Kaya nalulungkot tayo when people are being proud to tell na sabi nga, marami kami napatatanggap araw-araw. Marami kami inililid sa panalangin kay Kristo. Kapatid, it is not enough to speak about the gospel. We must lead them, we must guide them to the Lord Jesus Christ. Hanggang sila ay mapalapit sa Panginoon, hanggang sila mismo ay maglingkod na sa ating Diyos. Hallelujah. So ulitin ko po mga kapatid, hindi po pagbisan, sasabihin nga, I remember one time a certain old lady na pinagmamalaki niya sa isa namin training and seminar na inatinan, no, na kaya niya mag-share ng Word of God sa 70 people. Sabi niya, which is true naman, no? Kailang imagine niyo yung tinatawag nating quality, the quality time, no? Yung tinatawag natin the completeness of the message. Minsan, sabi nga natin, ang nangyayari ay basta gawin na lang natin yung utos ng Diyos, ipangaral ang mabuting balita, then that's it. No. Hallelujah. Dapat to, i-lead natin sila. Dalhin natin sila sa Panginoon. So, wag ho tayong maging incomplete, no? As we lead people to the Lord, as we talk about the gospel of Jesus Christ, lead them to the Lord, bring them to the Lord, and guide them. At sabi dito, ang tagumpay ni Andrew sa soul winning, unang-una, inilapit niya sa ating Panginoon. Number two, he became the link. You are the link. Tayo po yung ginamit ng Panginoon para ilapit ang kaluluwa. Be the link. Ibig sabihin, mula ngayon, ikaw ang magiging katuwang ng Panginoon para ang taong ito ay lumago sa pananampalataya. So, lead people to the Lord. Number two, be the link. And number three, win them in Jesus Christ. Marami sila nagsasabi, Pastor, na-win ko na to, pinatanggap ko na eh. Kapatid, winning souls in
in the Lord means that person will personally accept God as his Lord and Savior, then follow him. Yun ang katotohanan. Hindi lang dahil nagpray ng prayer of salvation, ligtas na. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, we have been saved by grace through faith, no? Not by our works. Sabi, naligtas ako, Pastor, kasi tinanggap ko si Kristo. Kapatid, kaya ka naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananalig mo nang tinanggap mo siya. Pero kapatid, ang lahat ng ito, ang kapurihan ay sa Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, bilang pagwawakas, no? Ulitin natin, balikan natin, linawin natin. Okay? So, kung tayo ay maggagabay ng kaluluwa sa Panginoon, unang-una, let it be our priority at hanapin natin, go out, reach out. Okay? Sabi nga natin, magsimula ka sa pinakamalapit hanggang sa mga kapitbahay, hanggang sa mga kaibigan, hanggang sa ibang tao. Okay? Number, susunod, sabi nga natin, ano ba sasabihin natin, no? Sabihin natin ang patungkol sa pagkakilala natin kay Kristo. Sino si Kristo? Okay? So, the testimony should must be spoken, verbal, no? With confidence, simple, no? Simple, kung ano lang yung talagang pinaka-center message, no? Imagine you will be given 2 minutes to share the gospel. So, let's talk about Jesus. And then, sabi nga natin, sure. Ibig sabihin, when you share the gospel, you are sure, you are confident that it is the only way to salvation. And syempre, sabi nga natin, huwag kang titigil hanggat di ka nagtatagumpay. Number one, magtatagumpay tayo kung dadali natin sila sa Panginoon. Number two, be the link. Huwag ka kagad lalayo at aalis. Kailangan nila ng somebody at marahil ikaw yon. And then number three, hanggang sila rin mismo ay sumunod na sa kalooban ng Diyos, that is the time we want them. Okay? So, in conclusion, unang-una, huwag niyong kakalimutan, we are called. Lagay niyo sa inyong comment section, we are called. Tinawag tayo ng Panginoon. 40, sabi nga sa Matthew 4:18, kasama ng mga alagad na ito, lahat tayo, we have been chosen by the Lord. No, tingnan niyo mabuti. Nakita natin dito, hinanap nila ang Panginoon. Okay, so paano nila nasumpungan ng Panginoon? Through the words of John the Baptist. At pagkatapos ng makita nila ang tinutukoy ni John the Baptist, sumunod na sila doon. Okay? We thought sila ang pumili sa Panginoon at sila nagdesisyon. And the other perspective ng gospel, tingnan niyo mabuti. Matthew chapter 4 verse 18. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilee, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Noon day iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Kristo. Mga kapatid, this is not a contradict. Hindi ito conflict sa kung paanong pinaliwanag ni John sa kanyang aklat kung paano sumunod si Andrew at si Peter sa ating Panginoong Hesukristo. No? Alam naman natin na yung tinatawag nating Book of John focus give us a closer look of Jesus Christ and the people surrounding him, no? So, in a way, hindi naman basta-basta kagad susunod ang tao sa isang taong hindi nila kilala, sa isang Panginoon na hindi nila lubusang kilala. We know that the word of John the Baptist helps in leading God's people toward the Lord, palapit sa Panginoon, katulad na nangyari dito noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang pumili sa atin. Siya ang tumawag sa atin upang masunod ang kalooban niya. Ulitin ko mga kapatid, nakita nyo ang sequences ng event sa mga lingkod ng Panginoon. How they learn about the Lord, how they follow the Lord, and how they win others
for Christ. Sabi nga ng Luke chapter 19, verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Wala ko sinabi paramihan ng miyembro sa langit. No, I know those people who won many souls, souls will be rewarded, no, by God. Pero sabi nga natin, what we are trying to seek are the people who are lost. Sila, hindi ho tayo naghahanap ng mabait na tao. Ang hinahanap natin ay mga taong inaalipin ng kasalanan, mga tao na nagdurusa sa kasalanan, sa mga tao na nasa dilim. Ito ang dapat hanapin natin. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Hallelujah. Kapatid, Andrew is not a preacher. Wala tayong nakita na nag-preach siya, no? Or he speak like Peter. Hindi siya katulad ni Peter na on his first address, no, yung kanyang after the Pentecost, 3,000 people received the Lord. Mga kapatid, look at the significance. Kung paanong si Joseph, ay si John the Baptist, ang naging instrument. Parang ito si Andrew ay makilala ang Panginoon. Now, sabi nga natin, this Andrew won his brother who is Peter. At alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Peter and how Peter led thousands of people to the Lord. Na sabi nga natin, he won only one brother. No, hindi ko sinabing yun lang na ang napanalo ng kanyang napagtagumpayan. What I mean is this, one soul is important. Na hindi nyo alam, pagdating ng panahon, itong nawawalang kaluluwa na natagpuan nyo ay magiging instrumento para sa mas maraming kaluluwa na mailalapit sa Panginoon sa pamagitan ng taong ito. There, we have so many Peters. I am also a Peter. You are a Peter, brothers and sisters, na in the future, you will become instrument to lead thousands, to lead hundreds, to lead souls sa presence ng Panginoon. Nawa ho, maging tulad tayo ni Andrew na sumunod sa kalooban ng Diyos. Let's win soul. Brothers and sisters, never forget, reach out. No, number two, shine. Let the glory of Christ be seen in you. And number three, connect. Ibig sabihin, ilapit nyo sila. Let's win them and lead them. Be the link. Be the link to these people until they become strong and matured Christians in the future. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga. Sa Diyos lang ang papuri. Hallelujah. Paalala ho mga kapatid, sa Sabado at Linggo, huwag na maging matigas ang ulo natin. Seek first the kingdom of God. In soul winning, there is no more important. No? Nothing is more important than winning souls. Okay? Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mangamba kung anong inyong susuot, kakanin. No? Sapagkat ang lahat ng ito ay binigay na ng Diyos. Ang sabi doon, unahin nyo ang kanyang kaharian. Seek ye first the kingdom of God and all those things shall be added to you. Okay? Pastor, pag kailangan kong magtrabaho, pasensya na, di ako makasama sa inyong pag-abot sa mga kaluluwa. Kapatid, huwag mo sabihin sa akin yan. Sabihin mo yan sa Diyos at siya nakakaalam kung ano totoo. Wala kayong accountability sa akin bilang pastor. Ang accountability nyo ay nasa Panginoon. No? Ako'y lingkod din ni Lord at ang accountability ko ay nasa Panginoon sa Kristo. God knows what is true in our lives. Alam niya ang totoo. Alam niya kung nag-e-excuse lang tayo at alam niya kung tayo'y tapat sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, continue to be calm, obedient, mga faithful
servant of God, knowing the priority, knowing what to do according to God's word. Pagpalain kayo ng Panginoon, bigyan niya kayo ng kaalaman na malaman ang kalooban ng Diyos at kakayahan na maisakatuparang ito sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, sa Diyos lang ang papuri.